Good morning po. Hinihintay na po kayo ni Mr. Shulyaw. Sa pagkakaalam ko, ang bagwang yan ay pag-aari ng magkapatid na isa sa pinakamayamang pamilya sa Shanghai noon. Nang magsimula ang rebolusyon at nanaig na ang mga komunista, ang mayayaman at mga kaanib ni Sun Yat-sen ay nagsilikas. Tumakas naman si lalaki, dala ang kanyang mga asawa at anak. Pero hindi niya dinala ang kanyang kapatid na babae dahil ito raw ay pabigat na. Ngayon, itong kapatid na babae ay yung tinatawag nating Lotus Feet. Ito ay isang tradisyon na malalim sa mga mayayamang Chino kung saan ang mga paa ng mga batang babae ay tinatalian at nilalagyan ng bakal na sapatos para pigilan ang normal na paglaki ng mga paa nila. Huli na nang malaman niyang siya pala'y inabando na ng kanyang mga alipin at mga alila. Nagsilika sa mga ito at sumanib sa hukbo ng mga komunista. Namuno pa sa pagsunog ng mansyon ng dati nilang amo. Ngayon, si Lotus Feet, di makatakbo, di makalakad, natupok ng aboy. May mga nagsasabi na yakap niya ang bagwang ito habang siya'y nasusunog. Sumumpa si babae sa salamin ng bagwa bago siya namatay. At ang sumpa ay kumuha ng kaluluwa sa sino mang makikita ang sarili sa salamin. Ilang kaluluwa ho ba ang kukunin niya bago siya makaganti? Walang nakakalam. Kinukuha nila kahit hindi in-check? Kahit sino pa. Eh bakit ba hindi na lang natin basagin yan? Huwag! Mabubuo muli ito. At pag ginawa mo yan, kukunin din ang kaluluwa na nagmay-ari. Kaya't hanggat hindi tama ang solusyon, huwag mong gagawin. Paano natin masasagip ang mga taong sumilip sa salamin? Paano mapuputol ang sumpa? Hindi ko alam. Hahanapin ko na lang siguro sa mga lumang libro ang kasagutan.